Hello everyone! Welcome back po muli sa another episode ng aking channel. My name is JC and this is my kitchen. Okay, today, mag-share naman ako sa inyo kung paano magluto ng fried chicken. I know, maraming version ang fried chicken sa mundo. So, yung isi-share ko lang is yung aking version. So, mag-start na tayo. Actually, meron na akong ginawa dito. This is the chicken. Ito yung chicken na binabad ko na ng 2 to 3 hours. Pero mas matagal, the longer the better na ibinababad nyo siya, mas masarap. Yung ginamit kong pang-marinate nitong chicken, apat na ingredients lang. It's just all-purpose seasoning, patis, kalamansi, paminta. Yun lang. Yun lang yung apat na ingredients na inilagay ko dito. Uulitin ko. All-purpose seasoning, patis, kalamansi, at paminta. Yun lang. Hahanguin ko lang yung aking chicken sa ibang lagayan para maalis yung water. And then, mag-i-start na tayo ng pagpiprito nito. Okay, inalis ko na yung tubig or yung pinagbabara nitong chicken. So, ang next na ilalagay natin dito is yung egg. Imamash natin to sa egg kasi pagugulungin natin to sa harina. And ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga inilalagay ko sa harina kasi most of the time hindi ako gumagamit ng ready mix na pang-fry ng chicken or kung anumang pinrito nyo. Gumagawa ako ng sarili kong mixture para doon sa dito, sa fried chicken. And another thing, ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng gravy ng fried chicken. Napakadali niyan. Yung gravy na natitikman ninyo sa fast food, kaya-kaya nyo ma-achieve yun. So later, habang nagpiprito tayo, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng gravy. So, start na tayo. First, yung chicken, ilalagyan ko lang siya ng isang egg. Imamash ko lang yung egg dito. Imamash nyo lang yung egg dyan. Then, bababad nyo lang siya ng mga 3 or 5 minutes. Okay na yan. Then, you set aside this. Okay, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa nung paggugulungan ko ng aking fried chicken. So, dito ko ilalagay yung paggugulungan natin. Una, meron akong all-purpose flour. Tansyahin nyo na lang dahil ako mahilig ako magtansya ng mga bagay-bagay. So, ayan. Dadagdagan ko lang to ng garlic powder. So, ayan. And I'm also adding Himalayan salt. Pwede rin kayong gumamit na lang ng regular na salt kung wala kayong Himalayan salt. Kasi, yung Himalayan salt naman, malasa compared doon sa regular na salt. And then,
Lastly, lalagyan ko siya ng paminta or yung ground pepper. So, yan lang yung gagamitin ko na papagulungan natin nung chicken and then we will fry it. Okay, na-mix na natin yung ating, ito na yung ating pagugulungan ng chicken, yung parang frying mix natin. Yun pala yung tawag ko. Yung frying mix natin, ito na yon. So, dito natin pagugulungin yung chicken and then i-deep fry natin siya dito sa mantika. Nagpapainit na ako ng mantika. Just have to make sure na mainit na mainit yung mantika para maayos yung pagkakaprito niya and medyo crispy. Okay, so ito na yung chicken. Pagugulungin na natin siya sa harina. Ganyan lang naman yung itsura niya. No? Ang purpose kung bakit ko pinagulong ito, bakit ko ito minash sa itlog para mas madikit yung harina doon sa chicken. Mainit na yung mantika and then magpiprinto na tayo nito. Okay, habang nagkikrito naman tayo dito, nilipat ko sa kabilang apoy yung pinikrito kasi magluluto naman tayo ng gravy na pangsasawsaw natin dito sa, ay nagagamitin natin sawsawan dito sa ating fried chicken. Napakadali nitong gravy na gagawin natin. After ninyo makanuto for sure, gagayahin nyo na po. So, maglalagay ako ng butter dito. Ito na yung kawali gagamitin ko kasi wala ko ibang kawali. I know this is frying pan pero pwede man tayong magluto kahit saan. Wala namang reklamo yung kawali, di ba? Na, hindi ako pwede. Yan, so... Yan, yung butter, lulutawin lang natin sa... Okay, pag naluso na yung butter, i-set aside muna natin siya sa mangko kasi sasanag tayo nung flour. So, ilalagay muna natin to dito. Pero okay lang yan. Pwede nyo actually unahin yung flour na lutuin bago nyo isa lang yung butter. So dito maglalagay ulit ako ng flour. So isasangat ko lang 'to. Ibabrown ko lang ng konti yung flour bago natin ilagay yung butter ulit. Wait natin siya habang babalik pa rin natin yung chicken. Ay, ang ganda ng chicken. Kami. Brown ka lang ito, ha? Okay, brown na itong kanina natin. Ilalagay ko na uli yung ating melted butter. So, yan na yan. Then, i-mix na lang siya ng ganyan. Sabi sa inyo, madali lang ito eh. Kapag ka naglagay kayo ng flour at nasangat nyo na, at sa tingin ninyo na kulang pa, huwag nyo na munang ilalagay yung butter. Ituloy ninyo yung pagsasangat at dagdagan nyo ng flour kasi later kapag ka napansin nyo na kung na-realize nyo na medyo kulang pa rin siya, hindi nyo na pwedeng idagdagan ng flour yon kasi hilaw yung isusunod nyo na flour na ilalagay. So dapat ganito yung magiging texture niya kapag ka
naluto siya. But then again, lagi yung batayan yung apoy kasi masusunog yung ano nyo, yung butter at yung flour. And then, I'm adding chicken broth cubes. Kung meron kayong 4 cubes, pwede rin naman. Pero ito yung available, so ito na lang gagamitin natin. At I added 1. And then, lalagyan nyo lang ito ng water. So, lalagay ko na yung water. And then, pakukulaan nyo na siya. Yan na yung start niya. And then, I will add pepper. Yan, na ano na siya. Ako kasi, nagtatansya lang ako kung lagi ng mga sukat nito. Kasi yung ratio niya talaga, hindi, wala akong sinusunod. Kaya haluin ko na yung chicken. Sarap. Dadagdagan ko siya ng salt. And then, dadagdagan pa natin ng tubig. Okay, tignan na natin. Sarap! Achieve! Achieve na yung ating gravy. So, luto na yan. Luto na yung ating gravy and i-plating na natin sa mamaya. Okay, so eto na yung ating pagmamalaking fried chicken. At saka yung aking gravy. So, tatry natin. Titingnan natin kung match. Mayroon pa. May pinitrito pa ako dito pero tema lang yun. Hayaan mo na muna sa daan. Okay. Juiciness, check. Tenderness, check. Crispiness, check. Tapos ako dito. Sarap. Ang sarap. Yung gravy na ginawa natin, hindi naman siya yung unusual na nakikita natin sa kitchen. Kasi lagi naman siyang binibili ng nanay natin. Meron tayong butter sa bahay. Meron tayong harina. Meron tayong yung broth cubes, meron tayo noon. Hindi siya yung sasabihin mo na ay wala kami niyan. Madali lang at achievable itong gravy na ginawa natin. Yung chicken, bahala kayo kung ano yung gusto ninyo ipantimpla sa chicken, pero ito yung aking version. Pero this is the easiest way and the cheapest way na pwede nating ipantimpla or gawin para sa fried chicken. So, medyo malakas yung dating, medyo social, pwede panghanda. Pwede niyong gawin to lalo na yung magpapasko na. Pwede ninyo siyang ipanghanda. Well, number one na panghanda natin kapag Pasko is yung fried chicken, di ba? So, this is a perfect match. Imbes na bumili kayo ng fried chicken sa fast food, might as well do this and napakadali niya lang gawin. So, yun lang. I hope nagustuhan ninyo yung episode natin for today.
If you do, please do not forget to like and share nyo na rin. And if you're first timer for this to this channel, please don't forget to subscribe para ma-updating kayo kung ano yung mga next or upcoming videos na i-upload ko regarding all the recipes na alam ko at ma-share ko sa inyo. So, until next time, magkita-kita po muli tayo sa another episode na aking channel. Again, my name is JC and you guys have a good day. God bless. Bye-bye.